Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaningningan ng Diyos ng Israel, parang ugong ng malaking baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaningningang iyon. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko nang wasakin ang Jerusalem. Tulad din ito noong nakita ko sa ilog Kebar, ako'y sumubsob sa lupa. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita kong ang buong templo'y punong-puno ng kaningningan ng Panginoon. Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, "Tao, ito ang aking trono at ito ang tuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel." Ang salita ng Diyos. Sa ating mananatili paglingap ng puon lagi. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Sa ating mananatili paglingap ng puon lagi. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili paglingap ng puon lagi. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaup palad. Ang kapayapaan at ang katwira ay magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari iyaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Sa ating mananatili paglingap ng puon lagi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalapara nila ang kanilang pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pangdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Queenship of the Blessed Virgin Mary. Ito po'y karugtong ng kapistahan natin last Saturday, Assumption of the Blessed Virgin Mary. Kung tayo po'y nagdadasal ng rosary, ang ating fourth mystery ng Glorious Mysteries ay ang Assumption, at ang ating fifth mystery ay the Queenship of the Blessed Virgin Mary. Siya ay nasa langit na, Assumption, at sa langit siya'y kinikilala na reyna ng langit at lupa. Ang pagkareyna po ni Maria ay nanggaling yan sa pagkahari ni Jesus. Nakiisa si Maria sa buhay ni Jesus, sa kahirapan ni Jesus, kaya nakiisa din siya sa kanyang kaluwalhatian. Noon po sa Annunciation, napakinggan natin ang sinabi ng anghel kay Santa Maria na ang ipanganganak niya
God will give him the throne of David and he will rule forever. Kaya ang pinganganak niya ay magiging hari, tulad ng pagkahari ni David, at ang paghahari niya ay magpakailanman. Anong klaseng paghahari ang paghahari ni Jesus? Yan po'y sinabi sa atin sa ating unang pagbasa kay Propeta Isaías. Ang isang bata na maghahari sa atin. Mapayapa ang kanyang paghahari, kaya susunugin na ang mga uniforme ng pandigma. Babaliin na ang mga panghambalos, wala nang pang-aapi. Ang katangian ng bata, hindi siya matapang, hindi siya malakas, hindi siya tuso, hindi siya mayaman. Ngunit ang katangian niya ay wise counselor, father, prinsipe ng kapayapaan. At yan po yung klaseng paghahari ni Jesus. Hindi madahas, hindi nakakatakot. Ngunit paghahari ng buong karunungan, ng buong katarungan at buong kapayapaan. Ganon din po ang pagkareyna ni Maria sa atin. Hindi karangalan ang kanyang hinahanap, no, hindi kagandahan ang kanyang pinapakita sa atin. Ngunit ang kanyang pinapakita ay ang kanyang pagkabahala sa atin dito sa lupa. Ito po'y pinapakita ng ating mahal na ina sa maraming mga apparitions niya. Kaya pinapakita na siya ay nag-aalala sa ating mga kasalanan. Nagbibigay siya ng warning ng babala na kailangan na tayong magsisi, na kailangan tayong magdasal. Nakikiusap siya sa atin na tayo'y magbago, na tayo magdasal para hindi tayo maparusahan. Yan po ang pagkareyna ni Maria. Yan po ang pagsiserve ni Maria sa atin hanggang ngayon. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa araw na ito na ibinigay niya sa atin si Maria bilang ating ina at bilang ating reyna. At ang ating pong pag-asa na dadating ang panahon na tayo'y makakasama niya sa kaluwalhatian sa langit. At doon po, makakaharap natin siya, ang ating reyna.